humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day old na loans, ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ah, Agree Ako Dyan. Yan. Ngayong araw kasama ko po ang ating engineer, Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Hi, Kasen! Yeah, Amy, gandang araw sa lahat. Yan, Kasen, nung nakaraan hindi ka namin nakasama, pero ngayon, ayan o, parang nakapagpahinga ka kasi na. Oo. Series of hearing sa Senate at sa Congress. Dinidepensa natin, of course, yung huwag yung sobrang mag-import, of course. No? And secondly, yung tariff, huwag ibaba, kundi kawawa yung mga industry natin. Pati yung right, kasi gusto nilang ibaba yung tariff. Eh. Tapos itong baboy, gusto nilang ibaba yung tariff. Kawawa yung mga magsasaka natin tsaka mga nagwababoy. Kaya sabi natin, i-maintain na lang. And I think yung Congress, mga congressman and sa Senate, nag-agree naman lahat na huwag na ibaba yung tariff. Kasi yung presyo naman ng imported, mura na eh, di ba? Huwag mo pa ibaba yung tariff. Yun ang in-explain naman. Mm-hmm. Opo. Saka kasi malapit na rin mag-anihan eh. Marami yes. na tayong magiging supply. Parang na kailangan mag-import kasi harvest season na sa susunod ng mga araw. Yeah, next. I think, ano, itong March. Yes. Marami na harvest yan. March, April, May, di ba? So, kaya so dapat, yeah. Dapat i-prioritize ang ating local. Local. Opo. Kasi meron nga akong nadidinig na nagsasabi na kulang daw ang, ano, ang bigas daw natin. Ito yung parang dilip sa bantay bigas. Totoo. Sabi ko, paano magiging kulang? Eh, magka-harvest naman na. Yeah. Nagtakapay tayo paano magiging kulang yung bigas. Dahil nandyan naman yung mga stocks, no? Parang ano eh. Nakikita natin eh. Baka no? may nagsasabi na mga importer sa kanila ng information. Mm. Oh, pero sa tingin naman natin, may stocks naman tayo sa local. Yes, kayang-kaya naman po. Saka po harvest na, kawawa naman yung mga kasama natin magsasaka. Kung mag-i-import tayo, eh mababa na naman po ang presyo. Dahil yes. maraming bigas na naman at palay po ang darating sa atin. Anyway, Kasen, ngayong araw po ay lalayo muna tayo sa pagtatanim at pagbababoy. Papasok po tayo sa isdaan. Ayan. Ay, importante yan. Yes, Kasen. Kayo mga kakasama natin, Kasen, hindi tayo iniwan simula season 1 hanggang season 2. Kasama po natin siya. Mamaya makakausap pa rin po natin ang ating parang ano to eh, Suki guest. Yan. Pag-uusapan po natin, Kasen, mahilig ka ba sa inihaw na tilapia? Wow, sarap niyan. Inihaw na tilapia, pritong tilapia. Pritong tilapia. Pwedeng sinigang. Ay, oo. Oh. Saka kasi yung ano ba yun, parang nilagyan ng kamyas. Yan. Yan. Sinampaluka. Saka adobo. Adobong tilapia. Yeah. Yan yung mga paborito natin. Sabi ko nga, ako po talaga ay batang tilapia. Laking tilapia ko. Naku, pagka tilapia ang ulam, tapos prito, yung malutong na malutong. Nako, ubos ang kanin sa kaldero. Kaya lang tayo. Na mayroong sausawan ng toyo, kalamansi at sili. Yan. Yes. Masarap yan. At affordable ang tilapia. Yes. Pangmasa talaga. Eh, kasi alam mo ba kung magkano na ang presyuhan ngayon ng tilapia? May idea po ba kayo? Ngayon, sa market dito sa probinsya, nasa 130, 120 pesos. Oh, maganda ang presyo. Yeah.
Ganda presyo. Siguro sa farm, siguro mga 80-90. Opo. Kaya nga ginawa natin itong series na to para po sa mga gustong magsimula ng tilapia. At hindi tayo kapahuli, eksperto ang ating kinuha. Mamaya po kasi ito, makakausap po natin muli si Doc Leslie Rosario. Ayan ang ating paboritong suki dito sa ating programa. Abangan po yan ng ating mga manonood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, Kasendo, ngayong araw, itong makakasama natin, suki-suki na natin to. Simula pa po nung season 1 sa Mag-Agree Na Tayo, hanggang ngayon sa Agree Ako Dyan. Ayan, kasama po natin, naku, ito isang dalubhasa na po pagdating sa mga isda eh. Siya po ay retired before Center Chief Dagupan. Ayan, at saka po, siya po ay developer ng Molobicus Saline Tilapia. Ang kasama po natin ngayon ay si Dr. Wesley Rosario. Doc Wesley! Hello, good morning! Good morning, ba? Hello po! Yes, pwede tayo. Good morning, good afternoon, good evening. Lahat okay. Ng oras, accessible ang ating mga show po, ang ating mga episodes. Ayan, Doc! Nabanggit ko na kanina, developer of saline tilapia. So bago tayo pumunta dun sa developer na tilapia, pag-usapan muna natin, ano po ba yung tilapia, Doc? Sabi, ang tilapia ang staple fish ng many parts of the world. Ito ay kumalat noong 1950s pa eh. Kasi dito na focus ng United Nations yung kanilang activity because among many fish, ito yung madaling alagaan, hindi gaanong tinatamaan ng sakit, pwede siyang mabuhay sa many kinds of environment, at madali siyang manganak. So noong 1950s, dinala ito sa Pilipinas. Very unfortunate na yung unang tilapia na dinala dito sa atin ay yung Mozambique tilapia. Ito yung tilapia na in a very short period of time, maybe 3 months, 4 months, manganganak na. Ito ay kinalat sa mga bayan-bayan. Nakakita ako sa Nueva Ecija, bawat likod ng bahay, meron silang maliit na fish pond at ito yung inilalagay. Nagko-complain yung mga tao. Sabi nila, ang liit-liit naman, anak na anak. Parang ganyan. And biglang nagkaroon ng problema dahil siguro bumaha, kumalat ito. Hindi alam ng mga Pinoy na ito pala ay mabubuhay sa maalat na environment. Naging parang testy ito sa mga bangusan kasi pumasok na doon sa mga bangusan sa brackish water. At medyo hindi naging maganda yung background nitong tilapia sa Pilipinas kasi peste, sabi nila. Noong 1980s, nag-aaral na ako sa Amerika at nadala na namin yung tilapia from many parts of the world papunta sa CLSU Muñoz. Nagkaroon ng US project at kasama ako doon. So, nag-import ang Pilipinas ng Niloticus naman. Kung kanina, Mozambique tilapia, ito, Niloticus. Ito yung malalaking klaseng species ng tilapia. At meron tayong natatandaan ko, may Taiwan, Thailand, may iba't ibang parts sa buong mundo. Dinala nun sa BFAR CLSU at doon yun ang pinadami namin at ikinalat para bumalik yung interest ng Pilipino sa tilapia. Kasi hindi talaga matatawaran yung tulong ng tilapia kung ito ay mapaparami sa bansa. So, ang BFAR CLSU ang tumatay yung Tilapia Center ngayon sa Philippines. Nasa atin, nasa kanila, yung pinakamagagandang tilapia pang freshwater na available sa Pilipinas. At maraming bansa ang nakinabang doon sa ginawang project na yon ng
ng DFAR sa CLSU. Meron tayong molobicus o yung tilapia na nabubuhay sa alat. Ito ay ginawa ng center natin dito sa Dagupan nung hindi pa ako nagre-retire. ito ay in-start namin more than 23 years ago ng French government. Nakita kasi nila na very limited ang culture area nung Milopicus tilapia. Yung tilapiyang nabubuhay sa freshwater, yung malalaki. Very unfortunate na sa daang species ng tilapia sa buong mundo, yung tilapiyang matibay sa alat ay mga punggok, mga bansot, sabi ko nga. Maliliit, pero matibay sila sa alat. At yung malalaki naman, yung mabilis lumaki, eh halos pang freshwater lang. Pagka masyadong tumaas yung alat, halimbawa ang tubig ng dagat ay 35 ppt o parts per thousand, yung freshwater ay zero, nasa 10 lang, hindi na makakain yung malalaking klaseng tilapia. Pwede silang mabulag, pwede silang magkaroon ng parang lesions o galis sa katawan. Yun, mamamatay na. Ganyan. Konti ang magsusurvive. So, kailangan makagawa ng tilapia hybrid na malalaki at matibay sa alat. Yun ang gusto natin. At yun ay nagawa natin sa tulong ng mga top geneticists ng France na inumpisahan ko more than 20 years ago. Ginawa natin yun sa Dagupan at ngayon nasa generation 8 na tayo ng tilapiyang Molobicus. Molobicus kasi combined ng name ng Mozambicus at Niloticus. So, pinag-coin yung name, naging Molobicus. Yun yung history ng Molobicus. So, meron tayo ngayon yan. At ang mabibiyayaan niyan ay more than 230,000 brackish water fish ponds sa Pilipinas. Kasi sa Mindanao, for example, pag dumadalo ako doon, tinatanong ko yung mga farmers doon pag inibita ako ng DOST. Ang akala nila, yung tilapia nila ay may sakit. May peste kasi pagka matag-araw, namamatay. Hindi nila alam na yung pagkamatay ay related dun sa alat ng tubig. By the way, pagka nasa natural environment, mabilis silang dumami. Okay? Mas mabilis silang lumaki kasi hindi siksikan, maraming natural food. Once na inalagaan natin ito sa makipot na environment, bumabagal din yung kanilang paglaki. Oo, may yung tawag namin yung density, stacking density. Kaya mali yung ginagawa ng iba na halos punuin na per cubic meter yung kanilang cage. Bibigyan natin ng enough space para ma-express nila yung totoong paglaki nila. Ganun. Ano po yung pinakaiba ng lasa ng tilapia na sa tabang sa kanang tilapia na sinasabi nyo na nasa salt water na? Saka ano po yung mas mahal, Dok? I think 10 years ago, punta ako sa isang conference sa China. Yun na yung pinag-uusapan. At doon, sinabi na mas maganda yung tilapia ang pinalaki sa dagat, sa alat. Yung quality ng meat, everything is maganda. Ang problema nga natin, pero yung tilapiyang pinalalaki natin pangtabang. Ganun. So siguro, you don't go beyond 10 parts per thousand na alat. Kaya sabi noon pa, natutunan ko na it's not the color, di ba? May red tilapia. It's not the color. Yes, it's not the size. It is the taste, sabi nila. At mas mataas daw
yung tilapia, yung omega 3 kung galing sa maalat. Ibig sabihin ba nito dahil nga nilipat pa sa dagat, mas mahal po ba to kaysa dun sa mga laki fish pond? Eh yung sa fish pond na brackish water, pwede na 'yon. Pwede na 'yon. So ang problema lang ng mga nagtitilapia sa brackish water, halimbawa sa Pampanga, Bataan area. Okay lang kung tag-ulan. 'Di ba? Banayad yung alat. Okay, wala silang problema. Eh, nagsubok sila tag-araw. Hindi umulan ng isang buwan, dalawang buwan. Aalat ngayon yung tubig. Doon na magsisimulang, oy, bakit maitim yung tilapia ko? Yung pala, dalawang mata bulag na. Ganun. Pagbulag yung tilapia, eh, iitim eh. Kasi ang akala niya, maitim yung environment. Igagaya na yung... Oo, igagaya na yung katawan niya sa environment eh. Ah, galing! Oo, so yung iba naman, Bengalis. Parang ketong, ganoon. Bengalis. Opo. Nakikita mo yung laman. Ganoon. Ibig sabihin, may problema na sila sa osmoregulation. Hindi na kaya ano yung katawan nila yung alat. Ngayon ko lang po nalalaman na napakarami palang klase ng tilapia. Akala ko, ang tilapia sa Pilipinas talaga nag-originate. Kasi nung bata ako, laking tilapia na ako eh. Oh, tsaka tawag native, ano? Native, sabi. Opo. Hindi bakit, naman native. So bakit nga native ang tinawag dito? Eh, hindi naman pala talaga sa atin. ganun magbinyag yung mga Pilipino. siguro maitim. Native. Kaya native yan. Dok, kumusta po yung mga pilot areas ng mga saline tilapia nyo, yung Molobicus saline tilapia? Kamusta po yung mga nauna natin ginawang saline tilapia, Molobicus saline tilapia? Okay, yung Dagupan Center kasi, wala siyang masyadong malaking area for commercial production. Kasi marami kami species dito eh. So maliit lang yung fish pond area namin for saline tilapia. More on developing new generation. Kasi yung pag nag-develop kami ng new generation na i-improve namin by about 10% yung paglaki nung aming hybrid. So, parang never-ending na study yan. So, yung study na yun, hayaan na natin sa mga kasama ko na original kong kasama na nagde-develop. Pero yung production dapat sa labas na. Sa farmer na. So, meron tayong bago ako nag-retire, nakakuha kami ng konting pondo sa NFDI at sa BAR na ikalat ito sa piling farmer dito sa Pangasinan. Maganda yon kasi nakakakuha kami ng feedback doon sa resulta o sa experiences ng farmer about Molobicus. Dok, ano ba po yung mga side benefits na itong mga saline tilapia natin? Sa ngayon, sa Mindanao, nung consultant ako ng DOST, nagdadala naman ako ng Molobicus doon. Kahit na hindi parte ng aking kontrata, so yung part ng bayad sa akin, nagdadala ako, nagpapamasahe ako ng Molobicus. Kaya lang, ang gusto ko sa mga tinuturuan ko doon, sana paramihin. Kaya lang, pag binalaw ko na ulit after 6 months, binenta namin to kasi mahal dito yung tilapia. Nawawala. Oo. Siguro naka-apat na biyaya ta ako noon na iba-ibang taon. Yung mga ibang farm ang gamit na tilapia is yung hindi sila no-sex. Anong klaseng tilapia yun? Para hindi mag-produce ng maraming maliliit, di ba? Para lumaki yung tilapia nila. Okay.
Ang tawag doon ay sex reversal. Yeah. Sex reversal. Ano po yan, Go? Bakla! Ay, ganon? Totoo ba yun, Cass? yung ganito kasi, yung tilapia kasi, malalaki yung lalaki. So, ganyan. Ito na naman yung kamay ko. Ay, ganyan. Yung babae, ganyan. Madiit. So, anong gusto mong gawin? Ang gusto mo, puro lalaki ang gagawin mo. Mm. Oh, tapos, mabilis silang tumami. 3 months. Yung bangus, bago mag-spawn, 5 years. Lapu-lapu, 5 years. Sibas, 3 years. Ganyan. Yung ulam, medyo madali lang din. 4 months. Itong tilapia, eh, mas madali. 4 months din. So, kaya lang, malaki yung lalaki. Okay, malito. So, ang ginawa ngayon, Pilipino yung gumawa. Si Dr. Rafael Guerrero, buhay pa. Professor siya dati sa CLSU. Ang thesis niya sa kanyang doctorate ay sex reversal ng tilapia. So, siya yung nag-umpisa na yung technology ay gawin sa Pilipinas. So, pagka maliit pa yung tilapia, yung nasa bibig pa, at meron pang, ano yun, may botsog pa, yung may yoksa. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakapag-develop ng kanyang sex organ. Ang unang ipapakain sa kanya ay feeds na may male hormone. So, mahigit 1 linggo na pakakainin siya, 12 days yata. After which, magiging lalaki na siya. So, hindi na siya manganganak. Ganun. Tama po ba yung understanding ko na, di ba syempre sex reversal, no? Mas madami na po produce ng fingerlings pag ginagawa po ito? Hindi. Inaalis mo yun. Oo. So, pag bumili ka, sigurado ka na walang fingerlings na lalabas dun sa palaisdaan mo. Sabi ko nga, yung ganda ng paglaki depende sa dami ng isdang nakalagay sa fish pan. Kung manganganak sila, nadami, so papangit yung paglaki. Saka pangalawa, ang tilapia kasi ay among many fish, yan yung well-studied na isda eh. Maraming thesis na lumabas diyan. At sinasabi sa isang lalaki ay kaya niyang makapagrelasyon sa 10 babae or even more. Okay? So, siya anak lang ng anak. Anak ng anak. Ganun. Yung babae naman, mouth brother. Alam mo yung mouth brother? Mm-hmm. Yung itlog, ilalagay niya sa bibig niya tapos aalagaan niya. Hanggang sa pwede na itong awapin. So, inaalagaan niya yung anak niya sa bibig. Kung halimbawa, ay merong parang kalaban, may dalag, may tao, babalik yung mga anak sa bibig. Tapos lalayo yung nanay. Oh, lalayo yung nanay. Ganon. Hanggang sa mukhang kaya na nung anak niyang mapag-isa, mabuhay na mag-isa, paalisin na niya. Ganon. Tapos makikipag-relasyon na naman siya rin sa lalaki. Parang ganyan. Ano po mga health benefits o mga benepisyo para po sa atin itong mga tilapia? Okay, ang tilapia kasi ay pinakamura. Sinasabi pinakamurang source ng animal protein. Kinukonsider na pinakamurang source ng animal protein. Noon pa man, sinasabi ko na sa pagdating ng araw daw, sa pagdami ng tao, hindi kayang tustusan ng livestock, ng poultry, ng crops, yung pangangailangan sa pagkain. Not even wild fisheries, yung hinuhuli lang sa dagat, hindi yung galunggong. Actually, manggagaling daw sa aquaculture. Malaki ang role ng aquaculture
para mapunan yung pangangailangan natin sa pagkain sa mundo. Ayan. So kaya pinokus nila sa tilapia. Itong tilapia, pinakamatibay nga sa among many aquaculture fish in the world. Hindi siya gaanong tinatamaan ng sakit. Pero may, sa atin, meron yung tilapia lake virus. Pero sa dami ng inilalagay nila per unit area. Pero kung siya ay hahayaan mo lang, wala siyang sakit. Ganyan. At yun nga, ang pangangailangan natin sa animal protein, makukuha natin sa tilapia. Ang isa pa, ito ay mayaman sa omega-3 fatty acid na kailangan din natin sa paglaki, sa development ng tao. So, mas maganda pa rin na merong animal protein yung tao. Although, sabi nila, plant protein, okay na. Pero sa mga developing yung mga kids natin, sa mga bata, maganda pa rin yung may animal protein. Dok, yung tilapia talagang maski saan ka pumunta, meron. Maski pumunta ka sa Metro Manila, yung mga supermarket or mga palengke, meron yan. So, palagay nyo ba, magiging popular itong multi-purpose na ngayon sa tilapia natin? Sabi nyo nga kanina, nasa 8th generation na tayo. May mga improvement pa ba na pwede gawin dito? Actually, malaki pa. Ang kinatatakot nga, hindi yata naintindihan ng mga nasa higher ups yung kahalagahan ng saline tilapia. Kasi nandito na sa Pilipinas, atin na ito eh. Ito ba ay magiging parang gift tilapia na nakuha ng ibang bansa at sila ang nakilabang? Yan. sinabi, pwede namin i-IPO. Nung i-check namin, hindi pala. Kasi marami nang lumabas na publications about Molobicus. Ang isang technology pala, dapat bago mo ilabas, i-IPO mo muna. Ito kasi sa over 20 years, marami na kaming naipalabas ng mga manuals, mga ganyan. So, hindi na siya pupwede. Ganun. Maganda sana kung ma-IPO para hindi magamit ng ibang bansa eh. Opo. Kaya lang, hindi na pwede. Nahuli ang IPO. Dok, at least eh, ngayon wala ka na sa government. Eh, alam ko na yung direction ng DA ngayon to eat pork. wala yung production side. Wala. Dok, mas maganda ba to kaysa sa prawn farming? Anong advantages ng saline tilapia sa prawn farming? Ako kasi meron akong shrimp school sa center. Sabi ko nga sa dami ng ginagawa ng shrimp school at sa dami ng problema. Kung ako ay may budget, may pondo na pagpatayo ng business, mas gusto ko itong tilapia. Ang hindi ko nabanggit, yung tilapia natin na Molobicus, pwede nilang gamitin sa shrimp. Oo. Dapat yung tubig, ang tawag natin doon ay green water technology. Yung tubig na gagamitin doon sa shrimp na palakihan ng sumpo, ng banamay, dapat ang galing doon sa fish pad na merong alagang Molobicus. Okay? Kasi itong tilapia, itong Molobicus, kasi maalat, shrimp maalat, ay mabilis magpag-green ng tubig. Yung green na tubig ay nakapipigil para dumapo yung mga virus, yung mga sakit ng shrimp. Tawag natin dito ay green water technology. So, malaki ang role ng Molobicus even sa shrimp industry. Kasi kung ilalagay nila yung pang freshwater, mahina sa alat, may problema. Ito sigurado,
very happy sa maalat na tubig. Doon, kanina may pinagkakaiba sa aming illustration, yung mga picture, yung pinagkakaiba ng mga uri ng tilapia. Ano nga ulit yun? Ah, okay. So, meron tayong manual. Dito sa manual, pinapaliwanag namin yung pagkakaiba nung mga tilapia na nasa Pilipinas. Pero hindi kasama dito yung tilapiang Gloria. Kasi wala pa yung tilapiang Gloria doon. So, ito yung ating native. Yung Oreochromis mosambicus. Mosambica. Mozambique tilapia. Galing sa Mozambica. Yung origin. Ito naman. Yan yung native. Oreochromis niloticus. Ito yung bago, ito yung lumalaki. Very unfortunate naman na ito ay mababa ang tolerance level sa alat. Hmm. Pero malaki siya. Ito yung pinakamalaking tilapia so far sa buong mundo. Kaya lang, may lahi-lahi. Merong nilotica na galing ng Taiwan, ganyan. Thailand, ganyan. Pero kami, kinuha namin yon. Kasi nung araw, yung mga tilapia, pinamriregalo sa mga king. Nung araw. Ngayon, may mga king na magaling mag-awak ng kanilang regalo, nami-maintain nila yung good quality. So, inaral namin yon nung araw. Ngayon, pinagsama natin. Ito, matibay sa alat. Kaya niya yung tubig ng dagat, mahina sa alat, pero pansot, maliit. Opo, yes. Ito ay malaki, pero mahina sa alat, pang freshwater lang. Pinag-combine natin yung dalawa na yun, ito yung lumabas. So, sabi dun sa international conference na dinaluhan ko, they don't care about the color. Basta yung isda ay galing sa alat na environment gusto namin. So ito yon. Nakuha natin yung kombinasyon ng genetic character ng dalawa, naging Molobicus. Opo. Sir, sa tatlo na yan, ano yung pinakamasarap? Siyempre, dun tayo. Siyempre, dito. Sayang talaga, wala pa sa market. Kasi hindi, baka na. Kaya kailangan ikalat. Ito yung sa mga dams. Ito. Opo. Yeah. Ayan yung mga San Roque, di ba? San Roque. Yung malalaki. Itong feet. Malalaki yan. Lalo na kung hinayaan lang na lumaki. Ganun. Opo. Yung sa breeding naman, hindi namin ginagamit yung malalaking a breeder kasi madalang silang mga anak. Opo. Marami silang anak pero madalang. Mm-hmm. Yung maliliit, kokonti yung itlog, pero yung frequency, mas mabilis. Grabe, busog na busog ako nyo sa episode na to. Grabe ko na naman natutunan sa iyo, Doc Wesley. Grabe, from history ng tilapia hanggang itong mga bagong generasyon ng tilapia. Napakarami po. Doc Wesley, sana pumayag ka ulit para naman po dito sa hatchery ng tilapia. Sige. Sige. Yeah, focus natin sa hatchery business. Yes, hatchery po. Yan. Usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ka dyan. Ngayon, itutuloy-tuloy po natin ang ating usapan. Dito naman, hatchery naman po pag-uusapan natin. Ayan. Pero bago po ang lahat ng yan, papaalala ko lang po, ang ating programa ay mapapanood po via YouTube, Daily Motion, and Facebook. Ayan. So, sundan niyo po ang aming programa. Ngayon po, nasa season 2 na po tayo. Kaya po, agree ako dyan. So, Doc, noong nakaraan po, napag-usapan po natin kung ano po yung tilapia, pati po yung Molobicus, salaing tilapia, na-tackle po natin. Ngayon naman, papasok po tayo, kaduktong pa rin po ito ng ating series sa tilapia, no? Pag-uusapan po natin yung hatchery.
Doc, ano ba yung mga requirements? Ano ba yung mga kailangan natin consider kung gusto natin magtayo ng hatchery po ng tilapia? Okay, sa dinami-dami ng isda na inaalagaan natin, mas na una nating napag-aralan yung production ng similya ng tilapia. No? Kasi nga, sabi ko, maraming programa, hindi lang sa local, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, na ang tutok nila, ang focus, ay tilapia. So, noong 1950s, inintroduce yung tilapia Mozambica, yung native, yung maitim. Na eventually, ayaw pala ng mga tao. So, noong 1980s, early 1980s, 1980, pinag-aaral ako sa Amerika precisely related sa tilapia. Magtatayo ang US government ng isang modern facility ng tilapia doon sa DPAR sa CLSU. Kami yung nagtayo. Kami yung nag-develop ng area na yon, 24 hectares noon. Ngayon yata more than about 50 hectares na. Related sa tilapia. At pinag-aralan talaga namin, kami mga nag-aral sa ibang bansa, kung paano ito maparami, mapaganda sa Pilipinas. So yung mga basic hatchery technique ay ginawa din namin. Over the years, ako rin nagnegosyo ako amin ng tilapia hatchery. Nung bata ako kasi kulang na kulang yung similya ng tilapia dahil siguro sa kampanya namin naging successful yung makuha muli yung atensyon ng mga Pilipino para gamitin yung tilapia for aquaculture. Noon ang hatchery technique namin sa CLSU doon sa Big Fargo ay pond method. Dalawa ang technique ngayon, pond method at hapa method. I-explain to. Noon, okay. Pond method. Ano yung pond method? Ayusin mo yung fish pond, halimbawa, 1,000 square meters. Tapos, lalagyan mo ng patutuyuan mo, lalagyan mo ng taing manok. Yung traditional. Yes, ginawa namin yun para madaling magaya ng mga tao. So, madaling umaman doon sa ganong sistema. Hindi siya matrabaho kasi hintay ka ng, halimbawa, 5 hectare yung hatchery ko. Tapos, nailagay ko na yung breeders. So, di, bantay ko na lang para hindi mana ako yung breeders ko, baka maging pulutan. So, after 20 days, babalik ako. Tatawag ako ng maraming tao. Lalambatin na natin. Lalambat? Oo. Pag nilambat na, nakuha ko na yung similya, lalagay ko na sa kulambo. Ang tawag natin ay hapa. Ito ay parang inverted mosquito net. Alam mo yun? Oo. Nabaliktad. Para yung isda nandun sa loob, hindi siya makalabas. Yan. So, meron yata akong picture. Ito. Ayan. Inverted mosquito net. Baliktad. Okay. Ang tawag, alam din ng ibang bansa, hapa. 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 Yan. Yan. So, diyan lang ilalagay. Pagkaraan ng isa o dalawang araw, pwede nang ibenta. Pipick up na. So, ganun lang. So, bibilangin na. So, yung bilangan naman, takal-takal method lang. Halimbawa, may ano kang pantakal na baso or ganito. Katakali mo, isang ganun, bibilangin kung ilan yun. So, nagkasundo kayo. Ilang takal? Yung 100. Yung ano, 100. Oo, oh, 100. Okay na ba sa'yo? Sasabihin mo rin sa bibili. Dalawang pantakal. Sabi niya, kukunin yung average. Chok. Nagkasundo na kayo. O, 97. Kasi 97, bibilangin na, takal na ng takal. Ganun. Hindi binibilang na isa-isa. Oh. Kasi maraming tulog, di ba? Or, pwede rin kiluhin. Kiluhin. Maglalagay na 1 kilo, tapos bibilangin. Pagsabi, yung 1 kilo, 1,000. Sabi niya, okay ba sa'yo? 1 kilo. So, naging 1,100, lalong dumami.
Doon na lang tayo sa 1,000, sabi ng bibili. O, di ba? Okay lang, di ba? O, ganun. Opo. So, paano ba sa'yo pili ng ano, ng breeder? Anong klase ba? Di ba, sa babae, saka sa lalaki, ano yung maganda? Okay. Meron akong picture ng lalaki at babae. Ito. Manual ko kasi ito eh. Ito yung babae, oh, ito. Tatlo yung butas. Yung maitim, yun yung puwet. Yung dalawa, dito yung labasan ng itlog at labasan ng ihi. Parang tao. Yung lalaki, isang puwet, yung maitim, tapos yung pahaba, yun yung kanyang ari. May butas sa dulo, labasan ng ihi. Yan. So, kung bata pa, hindi mo kayang kilalanin. So, hayaan mo munang tumanda ng konti. Oo. Para mapili mo ng yung matured na, na tilapia, ilang buwan bago natin makita na matured na yung tilapia at ready na siya for the breeding. Sa 4 months, pwede na. Dok, ano yung mas preferred nyo? Yung fish pond o itong cage culture na tinatawag natin? Yung haba? Ako kasi, sa negosyo ko noon, mas madali yung sa akin, yung pond method. Depende. Depende sa market mo, ganyan. Sabi ko nga, kung yung market mo ay medyo limited, doon ka sa relaxed na sistema. Okay? So, halimbawa, fish pond ito. Yes, ang pwedeng ilagay lang dito ay 250 grams. So, sabi, 2,500 kilos na tilapia ang kayang ilabas nito. Ibinamihan mo. Di ang lalabas, tilapia na 2,500 kilos, pero maliliit. Okay? Maliliit. Kasi yun lang ang carrying capacity ng fish pan mo eh. Pinipilit mong dumami. Yun. Mali. Pero Dok, na paisip ako kasi, di ba yung pag-usapan natin yung sa hatchery ng hito, meron pa tayong hinahalo na egg yolk, di ba? Para mas maging matibay ang mga... Pampalaki. Opo. So, dito sa tilapia, wala na, direkta na po ito. Diretso na. So, pagka hapa method, pinakakain mo na ng beads. Ah, may pang-beads. Pitch na yun. Kasi wala na eh. Kasi marami na sila ron sa hapa eh. Imagine, apat na isda. Kung ganyan kalalaki, apat na isdang ganyan per square meter. So, wala na. Pitch na. Tapos, kinukuha mo naman agad yung similya. So, hindi kailangan na masyado ng natural food. Isa, ililipat mo na yung similya sa incubator, ganyan. So, wala na. Iba na yung sistema. Very laborious kung hapa method. Kaya kung maganda yung market mo, okay lang yung hapa method. Marami kang order. Maganda yung hapa method. Oh. Ito yung hapa method. Maraming hapa sa isang fish pond. Yes po. Oo nga, no? Ayan talaga, sir, pang malaki ang market nga, no? Kasi isang fish pond na ma-maximize ito eh. Oo, pang maramihan na ito. Ano ba ito, Doc? Di ba from haba, ililipat na natin ito sa tank? Ganun na po ba ang proseso? Ililipat na sa tank. Sample ko ng tank. Pwede rin haba. Ito yung itsura ng incubator. Nakita ko. Nakikita mo? Apa, yes po, nakikita po. Bottled water siya to. Ito yung ginawa ko kasi wala akong pambili ng McDonald's. Ang pangalan ng incubator na galing ng US ay McDonald's jar. McDonald's jar? Gumawa ako. Gamit ko yung 1 gallon na pang mineral water. 1 gallon na. Yes, bottled water. Inalis yung dulo, ganun. Tapos dito sa ilalim may tapos merong hose papunta doon sa gitna. Meron siyang yung slow water supply.
Para yung itlog yes. hindi didikit. Ganun lang. Tapos pagka napisa na, ready na, babaksak. Babaksak doon sa, may tubig doon dito sa lalagyan eh. Babaksak. Dok, paano po ginagawa itong sex reverse na sinasabi niyo, Dok? Eh, uso na ngayon. uso na. Ayaw natin na dumami sa palaisdaan. Di ba, yung kanina sabi ko, carrying capacity. Pag dumami yes. yung isda doon sa fish pan mo, affected na negatively yung paglaki ng mga talagang pinalalaki mo. Pangalawa, yung babae, pag nag-start na mag-breed, yung energy niya napupunta doon sa pagkananay. Ano ganun? Kasi pagka yung nanay, yung babae, nasa bibig niya yung itlog, kung 15 days na nasa bibig niya yung itlog, hindi kakain. Sacrifice yung nanay. So, you end up with fish na napakapangit ng itsura. Di ba? Ganyan. Malaki yung bibig, maliit yung katawan. Ayaw mo siyempre nun. Ang gusto mo yung ganito, babae. Ang sexy na tilapia eh, matambok yung katawan. Oo, yung malapat, di ba? At makapal. No? Yes. Yun ang gusto mo. Siyempre, hindi mo gusto ikaw walang bibili. Okay. So, ayaw natin masiksik yung laman ng ating palaisdaan. Ayaw natin na maabala yung paglaki ng ating babaeng tilapia. Yes. Kaya gusto natin sex reverse o baul siya. Hmm. Bali, Dok, ginagawa to at pwede pa to sa mga anong buwan na tilapia? Hindi. Yung kailangan, yung gagamitin nating tilapia, kaya importante yung ating incubator kasi dapat mga ganito, oh. 10 days, mga 10 days pa lang kailangan naka-ano. Oh, 10 days pa. Oh, pag ganito kasi hindi pa masyadong develop, oh, nagde-develop pa lang yung kanilang sex organ. Oh. Pag mas malaki na, eh baka develop na. Ang successful na yung ating paggamit ng hormone. Ito yung facility ko ng malobby ko sa BIPAR. Opo, yan. Okay. Yan. So, pwede ganyan. So, para mas effective kasi kung ganito kaysa sa hapa. Sa hapa kasi, yung fish pan mo, kung pwedeng maraming natural food. Yung similya, halip na ang kainin, eh yung binigay mo, yung natural food ang kakainin. So, hindi effective masyado yung treatment mo. So, the best is, wala siyang makakain iba. At kaya, kundi yung food na binibigay mo. Opo. Ayan. Dok, nasabi mo kanina na yung sa haba medyo maraming mga umahalo, no? Dahil nga nakatikit siya mismo dun sa pan. Ngayon, ang tanong ko naman, Dok, eh may mga peste ba na sumisira dito sa ating mga fingerlings, sa mga pride? Okay. Kung pan method, ito yung mga dapat nating maintindihan. Kung yung problema, depende sa source mo ng tubig. Mm-hmm. Halimbawa, sa Nueva Ecija, ang source ng tubig, karamihan ay irigasyon. Yun ang mura eh, yung NIA. Eh, yung irigasyon, maraming halo na mga ibang isda. Nakakatakot yung mga ayungin. Yung ayungin eh, isa sa pinakamabaksik na carnivore. Carnivore sa ilog. Carnivorous, highly carnivorous. Dalang, highly carnivorous. Yung hito, sabi nila carnivorous, pero yung hito, ang kinakain ay patay. Tinesting ko na yan. Bia is highly carnivorous. Pagka yung ilog na pinagkukunan mo, eh maraming ganyan, yun ang problema.
Pag nakahuli na ako nung biya, nung naganyan, sa palaistan, dinidrain ko na agad. Kasi yung mga susunod na pag-ani ko, alam ko wala na akong maaani. So, dapat very observant sila doon sa nakikita nila. Yung pasukan ng tubig, may mga pilong nets. Yan. Para hindi makapasok yung mga kalaban. Another kalaban is wild birds during daytime and nighttime. Dok, yung mga tilapia ba nocturnal? Kasi ang hito nocturnal mo, di ba? Ha? Oo. Yung tilapia, hindi. Daytime sila, daytime. Daytime. Okay. Dok, magandang itong pagkaka-explain mo sa amin. Pero puputulin ko muna, magbe-break muna tayo. Pero iwanan kita ng sangkadong. Paano ba tayo magka-harvest? Paano ba yung tamang pamamaraan sa pag-harvest po ng mga prey? Yung hindi talaga sila masasaktan at malaki ang ating kikitain. Ayan. Kung tayo ay gagalaw doon sa hatchery, dapat doon sa malamig na panahon. Wag katanghalian. So, pahinga. Tulog ka lang muna pagkatanghali. So, early morning or late afternoon. Yan. Kasi yung init ng araw, malaking stress para doon sa isda. Lalo na sa mga similya. Okay? Kailangan natin, yun, basta nasa isip nila na pag malamig lang ang panahon, saka sila gagalaw doon sa hatchery. So, yung init ay malaking factor yon para ma-stress yung ating isda. Another is, huwag hipo ng hipo sa isda. So, mahilig sa hanggang maaari wala. Gumamit ka ng tapo, gumamit ka ng net, ganyan. Para bawal hindi sila masaktan. Oo, huwag. Oo. Oh. Kasi yung mga gagamitin natin hanggang may maaari, maklinis. Kasi yung similya, medyo sensitive din. Di hinarvest natin, halimbawa yung sa fish pan, hinatak. Iba-iba yung size. Siyempre, iba-iba yung size ng similya. Yung maaari yung mga similya na hindi mo nahuli nung unang hatak mo, malaki na. Yan. So, paano natin paghiwalayin yung sizes? Okay? Yes. Yung sizes, mapaghiwalay sa pamamagitan ng... May props ako. Ready ka doon ka? Pamamagitan ng klase ng net. Yan. Opo. So, may net na pagaspang, may net na pino, ganyan. Merong in-between. Ganyan. So, hindi natin nihihipo yung isda. Pagka ginamit natin yung net, mahuhuli mo yung maliliit. Mahuhuli mo yung malaki, papaghihiwalay mo. Ang tawag doon, grading. Gine-grade. Kung sa construction is sinusulandra. Parang gano'n. Yan. So, without parang giving stress to the fish na paghihiwa-hiwalay mo, hayaan mo lang siyang lalabas. Nilagay mo rito, gusto mong kuhanin yung malalaki, hayaan mo lang siyang lumabas na pusa. Mm-hmm. Yung maliliit. Matitira yes, yung malaki. So, ngayon, kung papansinin mo, ang sizes ng tilapia number 24, sabi niya. Tapos number 12, number 10, ganun. Yes. Mas malaki yung number 24, mas maliit. Yung number 10, mas malaki. Kasi Tos, di ba tinuro mo sa akin last time na pagkasukat ng isda, ito, di ba? Kung ilang... Sa bangus yan, sa bangus. Sa bangus. So hindi siya applicable doon? Hindi, iba naman. So sa tilapia, gagamit ng net. Yes, po. So bibila, ito 1 foot. Halimbawa, ito, wala akong ruler. So 1 foot, bibilangin mo yung buhol or butas. Butas, yes. So ito, halimbawa, number 10. Ibig sabihin, sa 1 foot,
Meten na butas. Na butas. Okay. So, mas malaki yung fingerlings, mas mahal. Siyempre. Yes. Oh. Ito, yung mahuli, yung lumabas, mahuli dito, mas maliit, siyempre. Mas mura. Mas mura. Doon. So, ingat lang, huwag sasaktan nyo si Milya para hindi magasgas. Kasi pagka nagasgas, tutubuan ng fungus. Tutubuan siya ng fungus eh. So, eventually, mamamatay, maalis yung paligpig, ganyan. Maalis yung paligpig, so mamamatay. So, avoid stress. Saka huwag pabigla-bigla yung kilos ng mga tao natin. Banayad lang lahat. Ganyan. Ano po ba? Dok, sa isang haba, ilan ang kailangan para mag-harvest? Sa isang? Haba po. Sa isang haba. Ah, dalawang tao. Dalawang tao. Malayo kasi yung hapa ko eh. So, yung kulambo, halimbawa, ito yung hapa, ito yung ibabaw, ano? Ito yung ano yung kulambo, yan, sa ilalim. Dalawang tao lang, lalagyan ng kawayan doon sa ilalim. Gaganoon, no? Tataas na yung net. Maiipon na sa isang dulo. Ah, okay. Mas diba? Mabilis pala pagka nakahaba ang harvest. Okay. Ganun lang. Maiipon na, kukunin mo na, aalisin mo yung breeders, kukunin mo na yung similya. Yung breeders, ililipat mo, balik mo doon sa dinaanan. Chup. Kuhin mo yung similya. Gagamit ka na ng platito. Ganun mo. Or mangkok. No? Huwag kamay. Pang pa-transfer. Diba? Mas mabilis pala yun. Pero Dok, pagka naman halimbawa, ipabiyahe na natin itong mga similya, ano po yung mas prefer natin na ibiyahe? Yung maliliit o yung mas malalaki? Pwede naman. Yung pagbiyahe kasi ng similya, ako kasi yung nag-invento ng yung box na kinakargahan ng similya ng fingerlings eh. Nung bata ako, nung inimbento ko, napatent to noong 1984 yun eh. Marami naman ako nabenta. So, normally, ang normal na dagayan ngayon ay plastic. Ayan. Kikita ba? Plastic bag. Ayan, plastic bag. Nabibili naman yan sa tindahan ng mga sa grocery. Yeah. Tindahan ng plastic. Okay. Ayan, plastic bag. So, ang normally, sa isang bag, 1 kilo. 1 kilo ng similya. Kung maliit, siyempre, 1 kilo, marami. Ha, ilalagay mo. Diba? Opo. Ngayon, depende sa layo. Kung 1 kilo, pero good for 3 hours lang, pupunta siya ng Iloilo. Halimbawa, yung similya natin, babawasan mo ngayon yun. Nasa galing mo na. Halimbawa, half kilo lang. Kasi malayo masyado yung bibiyahe. Ganon. Tapos, ilalagay sa kahon. Pagka i-aeroplano, may box na tinatanggap ng aeroplano. Yan. Tapos, pwedeng lagyan mo rin ng yelo. Ganon. Para malamig. Pag malamig yung isda, hindi masyadong active, hindi siya kilos ng kilos. Hindi siya, tahimik siya. Ayan. So, hindi siya nai-stress. Kaya, maganda kung magbibiyahe ka na si Milya, limbawa, naka-fortuner ka naman, iligay mo sa loob. Para may aircon. Kung ilalagay mo, limbawa, pick up, iligay mo sa likod, iligay mo na yelo. Para malamig. May cooler, gano'n. Oo. At pagdating mo doon sa di-deliveran mo, huwag ka rin apurado umuwi. Okay. Kailangan i-acclimatize. Ano yung acclimatize?
ipapareha mo ron sa paglalagyan. Diba, nagkataon, dumating ka alas 3 ng hapon, ang pinakamainit na init ng palaisdaan, alas 3 ng hapon, hindi alas 12. Opo. Alas 3. So maghihintay ka ron hanggang bumaba yung temperature ng palaisdaan. Ang tawag doon ay acclimation. Ayan, Dok. Napakaganda nang yung pag-explain at sigurado ako maraming natutunan yung ating mga kasamahan pagdating ko sa pag-harvest at pag-transfer ng mga hatchery. Eh, pag-usapan naman natin, Doc, itong kanina pa natin sinasabi na maganda ang kita dito eh. Totoo po ba na maganda ang kita dito sa hatchery? Mula noon hanggang ngayon? Siyempre, economy of scale. Ngayon, marami ng problema. Una, dahil siguro sa very intensive na culture system natin, yung problema sa ibang bansa, tilapia, lake, virus, mga ganyan, tumama na rin natin. Yes. Meron din. Nakita ito sa Taal Lake, kaya sabi ng mga tao doon, pag bumibili kami ng similya, sabi niya, dinodoble namin yung dami. Kasi ina-expect nila na mamamatay yung kalahati. Oh, pag namatay yung kalahati, meron pang kalahati. Marami pa rin. Yes. Hindi sila nalulubi sa panahon, ayan, sa tao, sa inputs. So, ganun na ang technique. But may iwasan naman yan. So, before na bibili sila ng pang-breeding na similya, eh, doon sa reputable source sila. So, yung BFAR, CLSU, meron silang biotech lab doon na talagang tumitingin, nakatutok doon. So, at least sigurado ka na magandang lahi yun, klase. Walang problema sa sakit. Kung mulobikos dito sa amin, sa Taguban, kasi ganun din kami sa quality control, talagang naayos din. So, ganun lang. Among many businesses na naranasan ko, nag-restaurant ako, nag-dealer ako ng teats nung bata ako, nag-bookstore, pati yung Xerox machine, pinasukan ko yun. Pinasukan mo? Oo. Yung mga yan, ako matakaw sa mata ng BIR yan. No? Binibilang. Mm. Talaga nakaupo dun sa restaurant ko, nagbibilang ng customer na pumapasok, pinakakain mo pa siya. Oh. Oo. Totoo yun. Oo, kawawa ka naman. Sa Fishpan, walang tax, wala. Oh. Hindi hinahabol ng BIR. Basta alam mo lang yung gagawin mo. Tsaka yung technical assistance mo, maayos. Yung technician mo, yung totoo. Maraming technician ngayon eh, pan eh. Ang tawag ko, Google expert. Sa Google lang kinuha yung sinasabi. Sa Google po ha. Oo, oh, mahirap yun. So, yung totoo, pag sinabi niya, ano pala yun? So, ang bottom line is, hindi gaano kalaki yung isda, kabilis lumaki. Bottom line is, gaano kalaki yung kinita mo. Yun na. Ito, yung sa'yo ba? Yung sa'yo ba? Yung kita mo? Hindi. Hindi, garantisado. Talagang kikita sila. Kikita sila. Opo, Doc, maraming salamat at marami po talagang kami natutunan. Hindi lang natutunan sa pag-aalaga ng fishery, pati dun sa pagpasok mismo doon sa negosyo. Eh, meron kang in-point sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Doc Wesley. Maraming salamat po. At sa mga kasamahan po natin na nanonood, antabayaran nyo, marami pa tayong gagawin na series dito sa ating programa. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree tayo.